Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay June 27, 2022. So Monday na naman tayo. So maganda ng konti yung galaw ng index natin kasi umangat naman siya kahit papano. So nag-gain tayo is 0.34%. So mapula siya kasi nagkaroon ng konting gap up yung ating index. Ayan. So gumanda yung galaw natin, 6,238.82 yung ating index. Pero malakas pa rin po yung ating net foreign selling. So meron tayong negative 389 million. So, ewan natin, umalis pa rin yung mga foreign investors natin, kaya hindi masyado makarangkada yung ating market. Di ba, sabi nga ni Ma'am April Tan, so, baka matagalan muna bago makarecover yung markets natin. Especially, nakita natin, hindi pa rin sila bumabalik dito. Pero siguro, tingnan natin, malapit na inauguration, di ba, ni President BBM natin. Tingnan natin kung maging catalyst siya para gumanda ulit yung ating market. Okay? So, marami pa rin sa mga trending stocks natin is yung ating mga, yung iba is penny stocks pa rin, di ba? Sina Web, sina Ara, so sila pa rin yung gumagalaw. Tapos SPNEC, ayan. So meron siya kasing catalyst kanina, may mga news na lumabas with regards sa mga contracts na nakuha nitong si SPNEC natin. So good for the business, kaya pumitik yung price. Si Web patuloy nga umakyat, converge. Ayan, so di ba sabi natin, last week na review, possible potential bounce na siya kasi RSI, ano ba siya? Umabot siya RSI 15 eh. So, sobrang lakas ng selling kasi ng foreigners. Kahit ngayon, nagsisell pa rin sila. Pero nagkaroon na siya ng technical bounce. Si ASLAG natin, so nag-stay na siya ng ating IPO price na 2 pesos. So, very good yung stabilization fund natin. Tapos si dito, nagkaroon na rin siya ng bounce FCG. So, meron na siyang trend direction na paakyat naman. Okay? So, yan po yung ating mga trending stocks for today. So as usual guys, yung ating disclaimer, so gaya ng sabi ko sa inyo, yung ating review na to is for education purposes. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold mga stocks. Tapos due diligence lang po sa bibilin mo kasi meron nga pong risk na involved dito sa ating market. Di pa natin makita masyado yung yung rebound ng market natin kasi nga yung foreigners is lumalabas para siya. Okay? So sa mga bago po dito sa ating trading channel, as usual, please don't forget to subscribe. Palaboy Trader po yung ating YouTube channel. And then, yun nga, kung gusto mo ng guide dito sa ating PSE market, pwede ka po mag-join dito sa ating community. So check mo na lang yan. Or kung nakasubscribe ka, check mo na lang po yung ating mga daily upload videos, yung ating company reviews. Hindi na tayo nakagawa over the weekends. Profit or loss, yung ating mga sample trades, basic indicators, fundamentals, and then yung ating Palaboy Trader na crypto ko to. So dito naman nagre-review tayo ng mga play or games natin, pero medyo mahina din sila, di ba? So hindi masyadong nagbo-boom yung play or games natin. So check na lang po yung mga upload natin. Meron tayo dito yung ating bagong crypto wallet, si DCEP. So check mo na lang yan. So meron din ako post dun sa ating Facebook account. So mamaya check natin yan. Ayan, so ito pala. Ayan, so guys, follow mo din ako dito sa ating Facebook account. So kanina meron tayong article about kay Bodega Peak, and then yung ginawa ko na vlog with regards kay Decent natin. Sa mga crypto fanatics natin dyan, gusto yung mag-hudl ng matagal. So, kaysa ilagay mo sa trading platform, iwan mo siya doon, is pwede mo siyang i-hudl dito sa crypto wallets na meron tayo. Hard wallet to, parang USB, pero malaki siya ng konti sa USB. And then, pwede mong ipasok doon kasi meron din siyang wallet address. So, parang MetaMask lang. So, kaya lang hardware siya. So, pwede mo siyang tanggalin connection sa system, and then nandun lang siya sa USB type na wallet natin. Ayan. So check mo na lang po yung vlog natin dyan. Tapos Facebook page. So follow mo na lang ako dito, yung ating Bodega Peak. Check mo din guys yung mga articles na ginagawa natin dito. So lahat naman to about trading or investing sa mga market, crypto, sa US stocks, and then dito sa ating Philippine market. Tapos si Money Earners naman, ano naman to, personal finance article natin, dinodocument natin yung mga journey natin dito sa mga online ganito, mga vlogs natin. Tapos yung mga earnings natin sa kanya, share natin. Or kung gusto mo, follow mo siya. Tapos meron tayong dito, may link tayo ng bagong Patreon channel natin. Kung gusto mo na matutunan yung mga ginagawa natin na online businesses. So search mo dyan. So hindi ko pa tapos eh. Saka ko na lang i-announce pag medyo tapos ko na yung yung ating course sa kanya. Okay? So tingin tayo dito sa ating Twitter. Ano ba yung mga na-retweet natin? Ayan. So andito yung link pala ng nung bagong Patreon channel natin. Kaya lang tinatapos ko po siya. So pwede lang. Basahin mo lang muna yung mga articles natin para alam mo yung mga
ginagawa natin dyan. So, gusto mong maghanap ng side income, pwede naman sa online. So, yun nga, wala pa tayong gastos sa kanya maliban sa eto mga gadgets na gamit natin. Yan. So, pwede ko ituro sa inyo yan kung ano yung ginagawa ko naman. Kasi dalawa yung channel ko, and then okay naman silang dalawa. Tapos kumikita naman tayo sa kanila. Okay? So, check mo po yan. Tapos, yung summary natin. Ayan. So, 389.88 million net foreign selling. So, wala pa rin po yung ating mga investors. TBGI. So, pumitik ba? 1%. Toko on PPP satellite project. Ayan. Meron siyang bagong project. MPI to acquire 51% equity interest in Laguna Creamery, owner of Carmen's Best Ice Cream. Ayan. So, mag-venture siya into ice cream products, CPG, to expand its upper mid to luxury and affordable housing products this 2022. And then, ito nga po yung pinaka main reason bakit pumitik si SPNEC natin. Solar Philippines won 70% of all renewable energy capacity in the Department of Energy auction. Ayan. So talagang ano niya, kinuha niya lahat ng ano, majority ng mga yon. Yung article ni ano, di ba? Ni billionaire natin, dami niya medal na nakuha doon. Fitch Solution expects BSP to hike rates. Ayan. So yun naman yung bago nating issue. Tapos yung summary ng index natin, gusto kong basa. Nandito lang siya sa ating ginawang article sa kanya. Tapos meron ng ano dito eh, para may live si may trade natin. Ayan. So makakatulong sa atin yung mga information yan about sa investing. Tapos si Jollibee, mag-acquire daw siya ulit ng mga bagong assets. Ayan. So hopefully makatulong sa sentiment. Earning ng SEC. So ito, 55 pesos na ang palitan natin. So laki yung palitan ng mga ano, ha, taga-US natin. So bumababa kasi yung value ng ating pera. So tumataas yung inflation. Siyempre, nagmamahal yung ating mga bilihin. So, yun yung cost ng ano, drop ng ating market. Tapos, meron pa tayong BSP rate hikes. PX, SRO secures funding to jumpstart Silangan project. So, biglang nag-drop last Friday si, ano, si PX natin. Marami daw nagulat doon sa ex-date. Kasi tapos na yata yung ex-date natin sa kanya, di ba? Ayan, so check na lang po yung details niyan galing kay Call. Tapos sabi ni Ma'am April Tan, the main risk to buying stocks today is that the market could still go down. Wala kasing foreigners eh. It will also take time for prices to recover. So nangyari na to last time eh. Matagal nga, 1 to 2 months bago mag-recover yung market ulit. Pag ganito kalakas yung drop, especially wala naman tayong makitang foreign buying as of the moment naman eh. So hopefully for the coming few days, makita natin yan, lalo na kapag na-form na yung bago nating government naman. Ayan. So, nandito po yung kanyang article. So, niretweet natin para mabasa mo din siya. And then, Artalan sets aside 7.4 billion for capital spending. ING to exit Philippines. Ayan. So, mukhang may mawawalan ng trabaho dito. Lalabas kasi sa Pilipinas. No more PSE trading in the floor starting today. Ayan. So, nag-online na. Ano kayo nangyari doon sa mga ano, trabahador doon sa trading floor natin? Marcos, bring back PPP mode for project financing. Solar corner 70% and then Jollibee. So yan din yung mga nabasa natin. Dividends, ayan. So mga mahilig po sa dividendo, andito yung schedule natin for the June at saka July. So meron ba mataas? Mababa din yung mga dividends eh. Depende na lang sa presyo ng ano ng stocks natin. Ayan. Ito na yung SRO ni Felix Mining. Ang price niya is 3.15. Ayan. So, ex-date is tapos na. Offer period tapos na pala. Oh. June 14 to 25. Ayan. So, tingnan natin mag-recover yung price. And then Cebu, Tourism Aids, Manila, Brunei. BPI company reiterated that cash into GCash is still free. Ayan. Ano pala, plugging lang yan. Jollibee plans for a REIT IPO of Central Hub. Ayan. So yung hindi natuloy na Central Hub natin last time. So check mo yan. Ito yung article ni Bilderario yung sinasabi natin. Tapos yung IPO ni Enrique Rason. So meron tayong ginawang articles yan. MBP buys more PLDT shares. Ayan. So sinasalo niya po yung company niya at 1.6 yung, ano, yung price ng pagkakabili niya. Spring up to the task. Ayan. So ito rin yung isang reason bakit patuloy na umakyat si Prime
media hold, holdings natin. So check mo na lang yan. Baka yan yung hinahanap natin na article. Kasi naghanap tayo last time eh. Bakit siya pumipitik-pitik? Bargain hunting daw. Or possible window dressing kasi malapit na yung end of the month. Okay. Phil Equity Corner Bear arrives, sabi niya. Ayan. So kasi nga, nandun tayo sa ano, pinaka-bottom as of this time. Ayaw pa rin makyat. And then meron pa rin tendency yung market na yun nga, magkaroon pa rin siya ng correction kasi wala nga po tayong net foreign buying sa kanya. To Trade Asia, discovers bot on digital services. May bago na naman tax yata tayo dito. Ah. Ayan. Prim reveals one app to rule them all, SPNEC. Plus, ano ba ito? Bago ba ito? OCTGN. All the MBRIT tracker. Ayan, meron sila dyan. Tapos yung article natin about kay Decent. Ayan. So, yung the rest is over the weekends na mga na-retweet na natin. Okay? So, yun po yung mga nakita natin today. So, ayan. Nakita natin yung catalyst ng ibang stocks natin. Ayan. So, and then, yung ating plugging, guys, yung ating Patreon channel. So, check mo na po yan. Kung gusto mong sumali dito sa ating trading committee, so open naman siya. Double check mo na lang, especially during this time na medyo mahirap po sa ating market. So, kung gusto mo ng guide, tama-tama po sa iyo yung ating Patreon channel. So, tingin tayo dito sa ating broker. So, i-refresh ko siya para hindi siya mag-close mamaya. Okay? So, maganda naman yung close natin kahit pa paano, 0.34%. And then, hinila tayo ni, ano, ni URC kasi nag-jump siya ng 6.51%. Pati si Robinson's Retail Holdings natin, nag-up siya ng, tama ba, 11% or 10%. So, sa mga blue chips natin, URC Converge, ASN, nabubuhay na si ASN natin. Oh. Tapos si Wilcon, sila po yung nagbuhat. And then yung mga bumagsak is Robinson, si BPI at saka si JT Cap. So mas marami yung umakyat ngayon despite na meron tayong negative 389 million net foreign selling sa kanya. So bumalik na sa normal yung foreign participation, 46. And then 54% is local naman siya. Ayan. So yun nga lang, net foreign selling. So tama nga yung sabi ni Ma'am April Tan na baka hindi pa ito yung ano, bottom natin or baka matagal tayo dito sa baba kasi nga yung market natin is puro net foreign selling siya. Ayan. So anyway, tingnan natin for the coming few days. So mas maganda sana kung yung closing ng index natin is green candle eh. So ngayon parang nahirapan nga siya na umakyat. So immediately, ang pinaka main resistance natin sa ngayon dito, mga 6,300 kasi yun yung pinaka ano niya eh, conso dito. And then later on, meron siyang gap dito kung sakali malapasan niya. Lagay ko dito kasi may candle dito sa taas na to. So pwede siya mag-coincide doon. Ayan. So very good kahit pa paano. Kahit downtrend pa rin naman yung ano, RSI natin. Hindi pa tayo makakita ng breakout pattern sa kanya. Pero at least gumagalaw naman siya. Diba? So nag-bounce na nga siya. Nagkaroon siya ng technical bounce dito sa ating RSI 30. Ayan. So natanggal yung pagka oversold naman niya. So ngayon, since yan yung ano, parang bottom niya dito sa bandang baba, tingnan natin for the coming few days kung masustain niya yung kanyang galaw naman. Ayan. So ganyan. Ngayon, nakikita na sa kanya. Kung titignan mo paano siya makaka-breakout dito sa 6463 na resistance, parang after pa ng July, papunta pa tayo sa ghost month bago siya pumitik ulit ng ganyan kataas. Pero tingnan natin, mali mo, balikan bigla yung foreigners natin. Pero ang dami nga niyang lalaktawin. So, yung binagsak natin ng 2 weeks, 3 weeks, tingnan natin kung kaya niyang i-recover in the shortest time. So, ngayon, wala pa. Hindi pa natin ma-estimate na ito na yung bottom. Kasi nga, meron pa rin tayong net foreign selling sa kanya. Okay? So, yun po yung ating buong summary dito sa ating market. So, makita mo naman yung trading channel na meron tayo. Tapos, meron tayong, eto, may, hopefully, hindi na siya umakyat. Pero tumataas talaga. 848 cases kahapon dito po sa ating COVID cases. Ayan. So ingat-ingat po kayo. So kasi nagbalik na tayo sa normal, di ba? Tapos ngayon, nag-spike na naman itong si COVID natin. Yung ating US market, so refresh natin siya. So parang green naman dito sa US. Tapos ang lakas na recovery nila, no? So grabe yung galaw nila last Friday, 3%, 2%, pero tayo naambunan lang 0.3%. Ayan. So makita mo dito sa iba, oh, ang ganda ng galaw. Ngayon sa Europe is okay siya, tapos sa Asia, okay na okay din yung galaw niya. So sumasabay din sila, eh, more than 1% yung iba. Meron pa nga umabot dito si Hong Kong, is nasa
2.35% naman. Ayan. So, sa Pilipinas lang talaga. So, hopefully, after ng June 30, di ba, may bago na tayong president, bumalik yung konti yung sentiment po ng ating market. Ayan. So, crypto, so malakas siya ngayon. 21.4 level siya. So, pero yung iba, medyo mapulang ngayong araw na to. So, siguro profit taking na to. Si Dodge natin, nag-up siya ng 10%. TRX is 8%. Laki na ang TRX. Ha? Meron din ako TRX eh. So, maliit lang naman. Pero nakaka-apekto kasi yung mga jump na ganyan eh. Mga 8%. Kaya malaki na rin yan. Ayan. So, yung ating BNB is, ilan na ba to? 239. So, maliit pa rin. Kasi nung pinaka-peak na ito, nasa $400 itong si ano eh, per BNB naman natin. Okay? So, yun lang naman yung nakita natin. Overall picture. Punta tayo dito sa mga individual na stocks natin. Tignan natin yung galaw nila. So, si Web, namamayagpag si Web natin kasama yung ibang BBM stocks natin, si Ara. So, maganda yung galaw niya. Gaano kalaki yung pinipick niya. Tingnan natin kung gaano kalaki. Okay. 8.2%. So, malaki na yan. Sobrang laki niyan. Call Abacus ang buyer and then call CitySec yung ating pinaka main seller. So, intact na, no? So, MA9 yung pinaka-support niya. And then ngayon, umarangkada na naman itong si Web natin. So, ito yung resistance natin. And then, bukas, ang next na malapit is 6.3. Yung pinakamalapit na resistance natin sa kanya or tingin tayo dito sa kaliwa. Kasi tumutuloy na siya eh. So, 6.8 pa nga yung pinapakita dito ng indicator natin. Yan. Mga 6.35. So, yan yung immediate niya. So, pag na-break yan, ganda ng ano, galaw nitong si ano natin, si Web. So, meron siyang pattern ng konti sa RSI. Pataas pa rin siya. Tapos, ganun din yung MACD formation natin. So, ganda ng galaw niya, no? So, yun nga lang, medyo, sabi nga natin, medyo nakakatakot si speculative yung, ano, yung stocks natin. Pero kung sinundan natin yung trend pala niya, okay yung galaw niya, di ba? Kasi nagkaroon ng slowdown ng volume dito eh. Tapos ngayon, pinitik na naman siya. So, tingnan natin, hanggat malaki yung volume niya, malaki yung potential na mag-spike yung mga prices. Bantay mo na lang yung, ano, yung galaw po ng ating volume naman sa kanya. Okay? So, yun po yung nakita natin. Dapat pala yung inuna natin si ano, SP and EC. Okay. So, alam mo na yung pinaka-catalyst niya. At yun nga po, marami siyang binili na kontrata sa government natin para sa mga renewable energy. So, kaya pumitik siya. So, nasama nga din niya sa sentiment si ano eh, si Aslag natin. So, mga renewable energy ha. Diba? ASN, pumitik. Aslag at saka si SPNEC natin. So, nandito pa rin naman siya sa ilalim ng descending triangle formation natin. Pero, at least, malapit na siya mag-breakout, di ba? So, pwede niyang i-continue yung ano, either sideways na lang siya or magkakaroon siya ng reversal. So, at least nawala yung worry natin na magkaroon siya ng breakdown kasi ilang araw din siya dito sa ano, malapit sa support natin dito sa mga 1.5 pesos. Ayan. So, ngayon, yan yung immediate resistance mo. After nyan is yung ating MA100 naman. So, tingin tayo ng kanyang galaw. Ayan. So, meron siyang gain na 7.14%. 865,000 net foreign. Abacus FMS ang buyer. Then, Abacus call yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, maganda yung galaw ni SPNEC. Next, si Converge. So, finally, nag-bounce na rin. Pero medyo maaga nga yung bili ko last time sa kanya. Kasi bumili ako dito sa ano, mga 19.8. Diba sabi ko sa inyo last time? Kasi in-expect natin, grabe naman yung pagka-oversold niya. Mabot siya ng RSI 15. Pero ang lakas pa rin ng ano, net foreign selling nitong si Converge natin. Tingnan natin yung ano. Laki pa rin eh. Tingnan ko, baka hindi pa yan yung bottom eh. Meron siyang 5.84% and then yan o, negative 125 million. Net foreign buy. So marami nga lang sumado kasi nga exercise na yung ano, pag-drop niya, call City second buyer and then CLSA, ma-acquire yung ating pinaka-main seller. Okay, so maganda. Kasi nag-bottom na siya dito. Meron siyang morning star, di ba? So meron siyang bearish candle, doji, at saka yung inverted hammer. And then meron tayong bullish candle. So tingnan natin kung magtuloy yan. Ang immediate resistance is yung ating gap dito sa 20.6. Ayan. So, kung fundamental ang usapan, ganyan sabi natin, maganda naman si, ano eh, si Converge. Kaya nga, hindi rin akong takot na sumalo sa kanya nung nandito na siya sa mga RSI
15 level kasi ano na yan eh. Anyway, based sa experience lang naman, kapag ganito, hindi naman lahat ng oversold, nagbabounce ka agad. Pero pag meron kasing funda yung stocks, so mas malaki yung ano chance na umakyat siya kaagad. Ayan, tigatin, mali mo. Dead cut bounce, di ba? So, pero anyway, maganda yung position niya kasi para siyang nag-bottom na talaga kasi may doji at saka meron tayong bullish engulfing candle. So, tapos maganda rin yung galaw niya, 5.84. So, yung ayaw natin, syempre, net foreign selling pa rin itong si Converge naman. Okay? So, next si Aslag. So, lahat nga po nadala dun sa ano sa renewable energy natin. Kasi kahit si ACN, di ba, tagal na hindi gumagalaw, pumitik din yung price niya. So, maganda yung maganda na tuloy yung ano itsura nitong si Aslag natin kasi 2 pesos tayo, di ba? Usapan natin and then nandiyan na siya. So, pwede ko na ilagay dito sa taas. Pwedeng 2.5, pwedeng 2.3 kasi mataas yung galaw niya, eh. Maliit lang yung kandila natin pero ang laki ng ano niya, potential upside niya kung magtuloy siya. So hopefully bili ng bili yung mga merong stabilization fund. So maganda yung galaw niya, meron pa nga rin siya kasi meron siya volume today. So 5.97% and then wala masyado, negative 303,000 yung foreigners, China Bank call ang buyer and then rehina China Bank yung ating pinaka main seller sa kanya. Okay, so pwede nating targetin siguro to mga 2.5 or 2.3. So kung bullish ka, doon sa 2.5 yung pwede nating tignan naman sa kanya. Ayan. So next, si dito natin. So nag-bounce na siya, no? Ayan. So finally, parang nag-bottom na nga din siya. So tama-tama din yung Dow G natin na nakita sa kanya. Hindi na siya masyadong bumagsak. Tapos, ayan, meron lang reversal yung ating RSI. Hopefully, makita natin mag-breakout siya dito sa RSI 50. So medyo matagal pa, no? Marami po siyang aakyatan ng mga resistance kasi nga ang tagal ng binagsak niya. Ayan. So ito yung maganda setup niya, di ba? Kahit pa paano is meron na siyang clear na reversal pattern. Ayan, no? So makita mo nag-cross na yung ano, yung MACD, makita mo yung blue is nasa ibabaw na ng ating red line naman. So gaano kalaki yung galaw ni dito natin? Meron siyang 3.23% na gain. Tapos call FMS ang buyer and then call field stock yung ating pinaka-seller naman sa kanya. Ayan. So wala namang masyadong foreigners na pumitik sa kanya for the day. And then lastly, itong si FCG, yung mga mahilig sa kape, Figaro natin. So maganda yung galaw niya guys para meron pa bukas kasi maganda yung volume na paaga yung TP ko dito sa kanya. Ayan. So pumitik pa nga siya until 0.62. So ngayon medyo clear na, di ba? May mga pa-breakout na siya. And then next resistance is dito naman na. 0.66. Ayan. So, hopefully, pabalik na siya sa kanyang trading channel. Pero marami pa siyang pagdadaanan na resistances. So, anyway, madali naman makita yung, ano, yung galaw niya, yung pattern niya. Maganda yung galaw nitong si ano, FCG. Kasi meron siyang volume for today naman. So, tingnan natin yung, ano niya, yung price action. Meron siyang gain na 5.17% and then APS call and buyer. Tapos BDO call yung ating pinaka-miser naman sa kanya. Ayan. So meron ba tayong, parang meron tayong trading channel. Ayan. So sakto yung ano, guhit niya sa trading channel naman natin. Ayan. So yun lang muna. At ayan. So yun lang muna. Nakaligtaan ko last Friday yata si ano eh. SP and EC natin. Okay. So yun lang naman yung ating review for today. So kahit pa ba nang okay na yan, babounce-bounce yung market natin. Pero pinaka-tell sign na magandang hanapin talaga is yung ating net foreign buying. So kaya naman bumagsak tayo, di ba? Kasi umalis yung majority ng ating foreign investors. Okay? So bantayan natin yan for the coming few days. Hopefully, may follow-up tayo bukas. Ayan. So ilan muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe. Join ka lang guys sa akong nahirapan ka sa PSE market. Yung crypto ko to, Facebook, yung ating promo. Dito ay decent na hardware. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners. Kaysa kung gusto yung mag-earn ng online din, side hustle. Side hustle lang itong ano, ginagawa ko sa kanya. So, kinukwento ko dito kung ano yung mga na-experience ko about tapos mga opinions natin about sa mga ganyan, mga rat race, mga earnings natin. Pwede nyo tingnan yung mga story or
mga articles na ginawa natin dito. Tapos meron din tayong Patreon later on sa kanya. So tapos yung Twitter natin, andito yung details ng Patreon natin dyan. Tapos yung Patreon para sa stocks, check nyo lang po ito. Kung gusto mo ng guide sa PSE market, is open siya. So join ka lang dito, huwag kang mahiya kung nahirapan ka sa PSE at naghahanap ka ng tulong during this time. Tama-tama po yung ating trading community naman sa kanya. Okay, so yun lang muna. Maraming salamat at kita po ulit tayo bukas.